Sa unang pagkakataon ni kinuwento mismo ni Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo ang mga nangyari noong June 17 nang harangin ng Chinese Coast Guard ang paghatid nila ng supply at relyebong tropa sa BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal. Sakay sila noon ng Rigid Hulled Inflatable Boat o RHIB. Ang nag-ano kami ma'am, na karating kami ng Sierra Madre around mag-alas 6 na lang po nung umaga. Yung rib 2 na sakay po ng kabilang boat, ma'am, nakatali na po sila sa may likuran. Then didikit na lang po sila sa dalawang rib lang po yung nakapasok, ma'am. Pagkarating po nila agad, wala na pong warning, diniretso na yung pagbangga po. Isilalaysay din niya kung paano naputol ang kanyang hinlalaki. Binangga kami. Tatlo po kami nasa harapan, bao ma'am. Tatlo. Ako yung sa kaliwa. Yung dalawa ko pong kasama, ma'am, nasa harapan din. Sa harap, yung isa sa kanan po. Ngayon, yung rib ng kalaban, ma'am, dito sa kaliwa. Oo. Umangat po, ma'am. Pumatong sa rib natin. Tapos yung kill niya, yung ilalim po na matulis right. Na... Nung pagbangga po na ano pa ako, out of balance, na tumba. Ngayon ma'am, yung rib na to, yung sana ako bumagsak, doon rin siya bumagsak po ma'am. Ininitalyo niya rin niya ang mga dala at ginawa ng tropa ng China. Palakol po ma'am. May mga palakol Fire sila. Axe. Lahat sila? Yung nakita ko ma'am, isang tao lang yung nakita ko na may Fire Axe. Pero halos lahat sa kanila ma'am, may mga mahabang tubo na may... matutuli sa dulo. Yung mga nakatali, yung tali na tinali sa Sierra Madre po, pinagpuputol po. Hindi siya palakol ma'am, yung parang customized na spear. Gusto talaga nilang kunin ma'am kasi nakapasok na tayo sa Sierra Madre, yung rib talaga namin. Yung rib talaga ma'am. Dalawang baril ma'am ang hindi nakuha. Yung dalawang boat guys po ma'am. Kasi yung gamit nila na cellphone sa pag-navigate, pinatay kasi namin yung navigational system ng rib para hindi maalata nung pagpasok. Mula sa sinasakyang rubber boat, dumiretso sina Facundo sa BRP Sierra Madre. Pero dahil sugatan siya, tinangkang iligas siya para may pagamot. Pero hinarang ng mga Chino ang mga rescuer ng Philippine Coast Guard. Pinagbabato pa ang BRP Sierra Madre. Nag-attempt po kami ng medical evacuation sa yun nga nangyari. Rubber boat. Nung around 1 nautical mile na kami ma'am from Sierra Madre, binutas po ng Coast Guard yung boat, rubber boat namin. Chinese Coast Guard. Binato nila ng mga corals yung tao sa taas ng ayong Sierra Madre. Sa rib nila ma'am. Giit ni Facundo, hindi aksidente ang nangyari. Sinigundahan nito ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Intentional ma'am. Okay. Intentional yung pagbangga, pagbutas, pagsira. Ayaw na nilang magpa-resupply rotation sa ayungin, ma'am. Ayaw kaming pa-resupplyin, ayaw paakyatin. Kasi babawasan na yung tao sa ayungin. Para yun yung ano nila, ma'am. Yun naman, yun ang para sa akin. It was a deliberate and deliberate attack. A deliberate aggressive action by China and an illegal use of force. So it is not a misunderstanding or an accident. Ayon kay Maritime Security expert former U.S. Air Force Officer Ray Powell, mapanghamon ang naging aksyon ng China. We certainly don't want to see things get to the point where that becomes a regular occurrence. And so, yeah, it is certainly disturbingly escalatory. Muling iginit ng maritime law expert na si Professor J. Batong Bakal na illegal man ang ginawa ng China, hindi ito maituturing na armadong pag-atake. Kaya hindi pa magagamit ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos. Kung titingnan po natin Mutual Defense Treaty, pag sinabi pong armed attack, ito po ay isang malawakang aksyon at malakihang aksyon na ginagamitan ng armas ang buong estado. So yung kumbaga parang invasion na yan, no? Na maraming mga pangyayari na pinapakitang talagang sasakupin na ng isang bansa yung kabila.
Pero sabi ni Batong Bakal, maaaring maningil ng danyos ang Pilipinas sa China. Dapat ding himukin ng Pilipinas ang international community na sitahin ang China. Una na niyang iminungkahing palayasin na sa bansa ang Chinese ambassador at ibang opisyal ng embahada. Ipinarating na ng Department of Foreign Affairs sa China ang pagkadismaya ng Pilipinas sa nangyari sa Ayungin Shoal noong June 17. We sternly communicated to our counterparts that was really incomprehensible how the delivery of basic necessities to our troops on the BSP Sierra Madre could be considered a provocation that would justify an increased level of Chinese actions. And so therefore we believe their actions only intensified and escalated tensions. And certainly something we should be concerned about. RG Cruz, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.